pulang alimangong ito ay nakuna ng video habang nagmumukbang, kinakain ang kanyang sariling mga anak. Isa lamang siya sa mahigit 120 million red crabs na nagmamartsa patungo sa dalampasigan ng Christmas Island bawat taon. Ang kalsadang kanilang dinadaanan ay ipinapasara at may overpass pa na ginawa para lamang sa kanila upang masigurong hindi sila masasagasaan at ligtas silang makakatawid ng kalsada. Bakit nga ba taon-taon ay dinadagsa ng milyon-milyong alimango ang dalampasigan ng Christmas Island? At bakit ganun na lang sila kahalaga para sa isla? Ang Christmas Island ay isang teritoryo ng Australia na nasa Indian Ocean. Pinangalanan itong Christmas Island dahil nadiskubre ni Captain William Minors ang isla sa araw ng Pasko. Sa 2016 census, may 1,843 katao ang naninirahan sa Christmas Island. Kilala ang isla sa taglay nitong ganda at biodiversity, ngunit ang nagpa-unique at pinakatumawag talaga ng pansin ay ang milyon-milyong red crabs na naninirahan dito. Ang mga red crabs ay native sa Christmas Island at sa islang ito mo lang makikita ang mga alimangong ito. Sa gitna ng isla ay matatagpuan ang isang rainforest kung saan naninirahan ang mga red crabs dahil isa silang species ng land crab. Kapag tag-init ay gumagawa ng butas sa lupa ang mga alimango at dito sila nagtatago upang mapanatiling mabasa-basa ang kanilang katawan dahil napakasensitibo nito sa init ng araw. Ngunit sa pagsapit naman ng tag-ulan tuwing October or November ay mag-uumpisa ng kumilos ang mga red crabs para sa kanilang legendary mass migration papunta sa dalampasigan. Tila ba lahat sila ay tinatawag ng kalikasan upang makiisa sa isang natatanging aktibidad. Taon-taon tuwing sasapit ang tag-ulan ay ginagawa ng mga red crabs ang kanilang paglalakbay. Nagmamartsa sila mula sa gubat patungo sa dalampasigan ng isla. Sa mga panahong ito ay isinasara pa ang ilang mga kalsada kung saan sila dumadaan. Makakakita ka rin ng mga babala na huwag hahawakan o istorbohin sa paglalakad ang mga red crabs. At hindi lang yan, mayroon pa silang espesyal na overpass na ginawa para lang talaga sa kanila nang sa ganun ay ligtas silang makakatawid. Ginagawa nila ang buwis buhay na paglalakbay na ito para lang sa isang layunin, ang makapagparami. Sa dalampasigan sila pumupunta dahil sa dagat nila nire-release ang kanilang mga itlog. Magtatagpo ang mga lalaki at babaeng red crabs sa dalampasigan. Ang mga lalaki ay gagawa ng lungga malapit sa dalampasigan. Pagkatapos makipagtalik ay babalik ang mga lalaking alimango sa rainforest. Maiiwan naman ang mga babae sa kanilang lungga at maghihintay para makapangitlog. At pagkalipas ng 12 or 13 days, kapag sumapit na ang high tide, kapag kalmado na ang mga alon at unti-unting tumataas ang tubig, magpupuntahan ang mga babaeng red crabs sa dagat upang i-release ang kanilang mga itlog. Tinatayang nagtataglay ang bawat isang female red crab ng nasa 100,000 na mga itlog. Importante na naka-high tide ang dagat para madali nilang marating ang tubig dahil nga isa silang land crab at hindi marunong lumangoy. Sa katunayan, ang ilan sa mga alimango ay nalulunod at namamatay. Ganun pa man, isinasakripisyo nila ang kanilang buhay para lamang mailagay ang kanilang mga itlog sa dagat at masiguradong maipagpapatuloy ang kanilang species. Bago tayo magpatuloy mga ka-awesome, meron lang po akong i-share sa inyo na maaari nyo pong pagkakitaan part-time or full-time. Kung kayo po'y sawang-sawa na sa matinding traffic at maliit na sahod, baka gusto nyo pong subukan mag-home-based online job or online freelancing. Sa online freelancing, ay maaari kang kumita ng 30,000 up to 100,000 pesos sa isang buwan or mahigit pa. At may isa ngang Pinoy freelancer na kumikita ng 1 million sa isang buwan. At ang good news po ay meron na pong training program ngayon na magtuturo sa inyo ng step-by-step kung paano magsimula. At dahil din po sa program ang ito ay meron na po akong online job ngayon. Kung interesado po kayo on this training program, ay i-click nyo lang po ang link na nasa description box for more details about this program. At ngayon, balik na po tayo sa topic.
ang mga itlog ay agad namang napipisa at sa loob ng isang buwan ay mananatili ang mga larva sa tubig at dito magpapalaki. Ngunit hindi lahat ay makakasurvive dahil sa napakaraming mga predators sa karagatan tulad na lamang ng mga isda. Ang mga makakasurvive naman ay aahon sa dagat at maglalakbay pabalik sa rainforest kung nasaan ang kanilang mga magulang. Milyon-milyon din ang dami ng mga baby crabs at may ilang mga malalaking alimango na ang tingin sa kanila ay free snacks. Unlimited mukbang si Tita Crab. Sadyang malupit talaga ang kalikasan. Ang direksyon at daan ay nakatatak na sa kanilang mga DNA. Tatahakin nila ang daan at makikipaglaban sa mga predators. Darating ang tamang panahon at sila naman ang gagawa ng mass migration sa isla. Napakahalaga ng mga red crabs sa rainforest dahil sila ang kumakain ng mga nahuhulog ng mga dahon, seedlings, prutas at bulaklak na nagbabalanse sa ecosystem ng isla. Dahil sa mga paglalakad nila, misto lang na aararo ang lupa kasama pa ang kanilang mga dumi na nagiging fertilizer. Sa pamamagitan nito ay nakakatulong sila sa pagdami at pagpapanatili ng mga native flora sa isla. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo sa mga red crabs ng Christmas Island? Pakilagay po ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!